Kinikilala mo ba ang mahalagang papel na ginagampanan ng banal na espiritu sa iyong buhay? Mapagpalang araw ng Martes, kapanalig, pasalamatan natin ang Panginoon sa pagkalob sa atin ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu nga ang gumagabay sa atin upang makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang nagpapalakas ng ating loob na huwag sumuko sa gitna ng mga hamon ng buhay, kundi patuloy na manalig sa kagandahang loob ng Diyos. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mabuting Balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon na may papunta ako sa nagpadala sa akin, at wala sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako papunta, kundi tigib ng lungkot ang inyong puso sa pagsasabi ko nito sa inyo. Ngunit sinasabi ko ang katotohanan. Makabubuti sa inyong ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, hindi makararating sa inyo ang tagapagtanggol. Kung aalis naman ako, ipadadala ko sa inyo at pagdating niya, hihiyain niya ang mundo sa paglalantad sa kasalanan sa daan ng pagkamatwid at sa paghatol. Ito ang kasalanan. Hindi sila naniniwala sa akin. Ito ang daan ng pagkamatwid. Sa Ama ako papunta. Samantalang hindi niyo na ako makikita. At hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Ito ang paghatol." Mabiyayang araw po mga kapanalig. Sister Nimpapon ng Disciples of the Divine Master. Ang lungkot namang malaman na aalis na pala ang taong mahal mo. Lalo na kung ang taong ito ang nagbigay ng direksyon sa buhay mo o suporta mo sa oras ng kagipitan. Yung taong pwede mong kausapin at hingan ng payo. O kaya taong masarap lang talagang kasama dahil sa sobrang bait niya. Madalas, nababawasan na lungkot pag nalaman natin na meron naman palang papalit sa kanya. At ang taong ito ay para din siya. Masarap kasama, maaasahan, at matulungin kaagapay sa buhay. Sa ating Mabuting Balita, ipinaalam ni Jesus sa mga tagasunod at kaibigan na malapit na siyang bumalik sa Ama. Alam ni Jesus na malungkot na balita ito para sa kanila. Kaya naman kaagad niyang ipinaliwanag na ang kanyang pag-alis ay para sa kanilang kabutihan. Kailangan niyang umalis para mabigyang daan ang pagdating ng panibagong magiging kasama nila kung wala na si Jesus. Walang iba kundi ang Espiritu Santo. Kung paanong nagstay si Jesus sa piling nila, gayon din naman, mananatili ang Espiritu Santo para tulungan sila. Ang papel ng Espiritu Santo ay hindi lang tagaaliw sa oras ng kagipitan at hirap. Parang abogado din siya sa mga alagad. Ang Espiritu Santo ang magtatanggol sa kanilang pagharap laban sa pag-uusig ng mundo. Pero hindi lang magtatanggol ang Espiritu Santo. Lilitisin at huhusgahan din ito ang mundo dahil hindi sila naniwala kay Jesus. Mga kapanalig, tayong mga Kristiyano ay laging nililitis, inuusig, inaakusahan, ibinubuyo at inaalipin ng kasamaan. Pero hindi tayo dapat matakot dahil pinadalhan tayo ng ating Panginoong Jesus ng tagapagtanggol. Alam ni Jesus na kung iiwan tayong mag-isa, hindi natin kayang ipagtanggol ang ating sarili. Kaya nga ipinadala niya ang Espiritu Santo. Pasalamatan natin si Jesus
dahil sa espiritong gumagabay at nagtatanggol sa atin. Sa panahon ng hirap at kagipitan, tawagin natin ang espiritu para aliwin tayo, protektahan at tulungan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong espiritu na gumagabay at nagtatanggol sa amin. Nawa sa aming paglalakbay sa mundong ito, umasa sana kami hindi sa aming sariling kakayanan, kundi sa espiritu mong nagbibigay buhay. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ng ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ng ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH at sa inyo pong lahat na nagme-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan. Sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pagtutulungan at pagbabahaginan ating pagtibayin na mga hamong dulot ng pandemya ay makayana natin sa tulong ng Panginoong butihin. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod,
ipanalangin mo kami.